Kwento, kwento, karanasan. Sabi ng iba, kapag daw may namatay sa isang lugar at hindi pa nito matanggap ang nangyari sa kanya, ay madalas daw itong magpaparamdam. Maligayang pakikinig sa mga subscribers mo, Sir Joko. Tawagin mo na lang akong Franco, 25 taong gulang. Masasabi kong hindi ako matatakotin, Sir Joko, dahil hindi naman ako naniniwala sa mga espiritong gumagala o kaluluwang hindi matahimik. Hanggang mangyari mismo sa akin ang isang nakakatakot na karanasan. Sisimulan ko ang aking kwento nang malipat ako sa night shift. Mag-aalas 10 pa lamang ng gabing yon nang makaramdam ako na sumasakit ang pantog ko, kung kaya pumunta agad ako ng CR. Subalit out of service yung CR namin na malapit lang sa production room, kung kaya doon na lamang ako nag-CR sa sinasabi nilang may nagpaparamdam daw kapag ka mag-isa kang nag-CR sa gabi. May namatay daw kasing empleyado doon na na-aksidenteng nadaganan ng nasirang pader sa CR, kung kaya hindi na ito masyadong ginagamit simula noon. At dahil wala naman akong pakialam, ay nagkibit-balikat na lamang ako at tumuloy pa din sa pag-CR. Pagpasok ko ay natawa na lamang ako, Sir Joko, dahil akala ko ay wala nang masyadong gumagamit ng CR. Dahil pagpasok ko sa CR na yon, ay napansin ko agad na merong isang lalaki sa dulo ng hilera ng urinal. Medyo nakayoko at mahahalata mo sa kanyang muka na tila ba malalim ang iniisip nito. Dahil ihing-ihi na nga ako, ay agad akong pumunta sa urinal para umihi. Pagkatapos ko ay dumiretso agad ako sa lababo para maghugas ng kamay. Sabay tumingin ako sa salamin at nag-ayos ako ng buhok ko. Nang maya-maya ay napansin kong nandun pa rin yung lalaki sa urinal at nakayuko pa rin ito. Ang sabi ko na lamang sa sarili ko ay napakatagal naman ng lalaking to umihi at naunahan ko pang matapos. Pero maya-maya ay nakita ko na gumalaw na ito. Ang ibig sabihin ay tapos na ito sa kanyang pag-ihi. Lumapit ito sa katabing lababo sa bandang kanan ko kung saan ako nakatayo. Nang muntik na akong himatayin sa sobrang gulat, dahil napansin ko na walang ingay ang kanyang paglakad papalapit sa lababo. Nanlaki ang mga mata ko nang masulyapan ko na wala itong refleksyon sa salamin.
napamura na lamang ako sa aking isipan habang nakaharap din ako sa salamin. Napansin ko rin na unti-unti itong lumilingon sa akin. Pilit kong itinago ang takot at kaba sa aking muka at nagkunwari na lamang ako na okay lang ang lahat. At inayos ko kunyari muli ang aking buhok dahil ang nasa isipan ko ay kung ano ang mangyayari kapag napansin ito. Sabay sinarado ko ang gripo at unti-unti kong binaling ang katawan ko pakaliwa para dahan-dahan na makalabas ng pintuan ng CR. Kita ko pa rin na nakaharap ito sa salamin at tinitingnan ang sarili niyang mukha. Nang ihakbang ko na ang aking mga paa, ay halos humiwalay ang aking kaluluwa sa katawan ko dahil nasa harapan ko na yung lalaking nakaharap sa salamin. Pag-atras ko ay bigla akong natumba, Sir Joko, dahil kitang-kita ng dalawang mata ko na hindi sumasayad sa sahig ang kanyang mga paa. At kitang-kita ko ang kabilang mukha nito na tila ba nadurog o nadaganan ng mabigat na bagay at tumutulo ang dugo nito. Napapikit ako sa takot, Sir Joko, at pagdilat ko ay bigla na lamang nawala ito sa harapan ko. Pagbalik ko sa aking trabaho ay hindi pa rin maalis sa isip ko yung nakita ko sa loob ng CR na yun. At habang kinukwento ko ito ay kinikilabutan pa rin ako at hindi pa rin mawala sa aking isipan ang itsura ng lalaking nagmumulto sa CR.